So, ayan, kaya pala, ako na to, ayan, so, five-point advantage ko, bakit i-choose ni client na mag-invest or bumili ng property niya dito kay Provides or kay Camera Provides. So, first is excellent location. So, given naman nyo, since nasa center tayo, nasa city tayo ni Bulacan. So, ayan, napakaganda yung location natin kung saan tayo nakatayo. So, saan nakatayo ngayon si Provides? And also, conveniency. So, bakit conveniency? Lalo na kapag natayo yung mga future development natin sa phase 8, yung church, schools, and other establishments. Mas madali na rin kay client na bumili na lang ng mga kailangan nila sa araw-araw. And also, katapat lang naman natin si Vista mo, so mas malapit sa kanila. Ayan. Safe and secure po. So, bakit safe and secure? So, nakita nyo kanina pagpasok natin, lahat ng cases nili-guard po tayo. So, hindi po tayo nagpapapasok ng any means of transportation, like tricycle or jeepney po. So, meron po tayong shuttle. So, si shuttle naman po, meron tayong tatlong available na shuttle. So, per pace naman yun, meron tayong mga shuttle for that. So, if ever ang concern ni client, paano ma'am kung susunduin kami dito sa phase 10? Eh, medyo malayo. Pwede nyo naman hingin yung contact number ni shuttle and then papasundo kayo, pwede naman. And then may pay din naman siya. Ang bayad niya parang normal na nagta-transport kayo. So, 50 to 20 pesos po yung bayad natin sa shuttle. Ayan. And then wise investment. So, bakit siya wise investment? So, just like condominium, pwede nyo rin siyang ipa-rent. Ipa-rent or kaya Airbnb. So, for example, nag-avail si client ng 2 bedrooms. And then, hindi naman siya yung titira do. Wala naman siya dito sa Pilipinas or nasa ibang bansa siya. And then, mababakante lang yung bahay niya. So, pwede naman niya ipa-rent yun sa mga kilala niyo. Kaya may gusto mag-rent ng bahay, pwede naman po. Actually, dito sa page 9 natin, most of them na nakatira dito is naka-rent lang po. So, ano sila sa Kalumpin, mga hagon yung mga bahay na park po. So, mga nakarant sila dito sa phase 9. Ayan, so, ayun, value for money. So, Camellia offers a wide variety, professional design, house models that fit your budget. So, before, mababa pa naman yung mga yung price natin. Pero, syempre, tumataas na yung ano natin ngayon. And then, ang pinaka-mababa na lang natin ngayon is around 2 million, which is yung that only natin. Pero, for the house, and that 3 million na po yung pinaka-mababa. Ayan. So, pakita ko lang din yung value appreciation natin. So, isa din itong good investment since nag-value appreciate tayo. So, si real estate po kasi is pataas siya, hindi siya pababa, tama po. So, if ever na nag-invest si client, tapos nabili niya itong lupa na ito ngayon na around 2 million na possibly in the next year, pwede niya i-benta yung lupa na yun, doble pa sa nabili niya nung last year. So, for example, mga 2021, yung 88 square meter lang po natin is amounting to 2.2 million para lang po. And then, noong 2022, naging 3 million na po. So, nag-value appreciation na 800,000. So, not only pa lang po, iba po yung value appreciation ng house and land. Yeah. So, for 2023 po, nag-value appreciation na 3.2. So, from 2021 to 2023, almost 100,000 yung na-value appreciation. So, good investment din to his client. Ayan. So, pakita ko lang site update natin. Pero, mamaya makikita niyo naman na hindi na siya ganito. So, nag-improve naman na po yung mga community natin, yung per phase natin. Ayan. Si Groves po is also known as phase 10. So, discuss ko na lang din. Si phase 10 po is doon mga available yung inventories natin. Meron tayong mga available na lang. Only pre-selling, which is yung itatayo pa lang na bahay. And then, ready for occupancy. Ito yung mga available natin sa phase 10. So, kanina na-equip niyo, di ba po yung mga model houses? Ayan. So, kulang pa lang po yung mga model houses natin dyan. Pero, madami pa po tayong units or models. Mamaya po So, meron din tayo na tawag na one-pager. So, nakita ko yung one-pager natin right now. Pag hindi niyo mag-uwi na mga merong cook na sa inyo. Kaya pa mo ba? Na-offer ba naman? Pero don't worry guys, kasi alam ko naman na sa ganito, syempre hindi naman kagad-kagad ma-adapt or ma-absorb lahat ng details
And ano po natin, about sa project. So kaya tayo may tinatawag na G-Drive. Yung G-Drive na yon doon nakalocate lahat ng materials natin. Chaos. Yung face maps, yung computations, yung house specs, yung yung promos, yung financing natin, lahat ng need yung materials is uploaded doon sa G-Drive natin. Nakaka-request mo yun? Yes po, isa-send namin siya. For example, may GC kayong nagawa, group chat. Sa group chat tayo, kasama na si marketing. And then, for instance, kapag may-presentan si client or iti-tripping si client, so kasama niyo po si marketing all throughout ng tripping and also presentation. Ayan. Okay, kahit man yan, bawa, kagaya namin, kung bago pa lang kami, di ba? Oo po. Ibig sabihin ni tulong mo naman dito. Yes po. Kung halimbawa, meron kami client na gustong ipa-tripping, eh kasi marami kasi kahente. Baka mamaya kasi gamitin ko na yung termino, baka within the group na yung mga sulutan, etc. Paano ito yun? Ganito sir, for example, sa inyo tripping nyo, i-message yung si marketing na mamay for tripping po kami, ganito po yung name niya, and ganito pong oras yung punta niya. Kasi po hindi po kami mga, for example, hindi kayo makakasama sa tripping since may busy kayo or may client din kayo na pinuntahan. And then doon lang available si client for the tripping. So kami marketing, since kayo po yung nagsabi sa amin na meron kayong client na need i-assist, so kami po mismo yung mag-a-assist sa client and then sa inyo naman po mag-follow yun. So wala naman po tayong yung words na sulutan na mangyayari since kung client niyo po yun, nasabi niyo naman po sa amin, so hindi naman po namin iyan pa sa ibang mga agent. Ganun. Pero na lang sir, for example, nakamanik tayo, meron kasi tayong mga boot manning schedules for the boot, yung nasa boot po tayo, tapos tayo po yung naka-assign sa malls na, for example, may mga walk-ins, ganyan. So, kayo sa inyo po yun. For example, kayo po yung nakamanning sa boot, tapos may walk-ins po sa office, o kaya may walk-ins dito, and also, may nakuha kayo sa boot. So, sa inyo po rin po yun. Kasi kayo yung nakamanning that day. Ganun siya. Paano po yung contact number ng marketing? Bali po, ano po siya, messenger. Through messenger po tayo. Yeah. Opo, kaya if ever, andyan naman si Sir Jeff. Di ba po si Sir Jeff ang ano niyo, kasama-sama niyo, si Tita Tere. Ayan, si Tita Tere, si Sir Jeff. O kaya, sino po may isang SM dito? Si Sir, ayan. Si Sir, pwede niyo naman po silang contactin if ever na mayroon kayo mga clients para i-assist ni marketing or tutulungan din po kayo nila SM niyo po. Ganun siya. Dito po kasi tulong-tulong naman tayo. So, if syempre, bago pa nga po kayo, kami muna po yung mag-a-assist. So, kayo, pwede kayo mag-observe kung paano yung tripping, kung paano pinipresent ni marketing yung computations, kung paano presentan si client.